Nakilala ko sa LA sa isang pasugalan sa Maynila. Taong 1993, naggalat ang sugalan sa kung saan. Nagkataon na mapera ako noon, kaya walang gabi na hindi ako nagsusugal. Naging kaibigan ko si Eli. Nautangal ko kasi siya nang wala akong pambayad. Binayaran ko naman siya. Nung gabing yun, hindi ko inakala na magiging malapit kami sa isa't isa. Palagi na kami magkasama sa sugalan. Ang tawag nga namin sa isa't isa, the brothers. Mabait naman si Eli. Kung pabaitan ang usapan, ipanglalaban ko pa yan. Pero halos sa ilang buwan namin na pagkakaibigan, kahit kailan, hindi siya nagkwento ng tungkol sa kanya. Kahit sa pamilya niya, wala siyang sinasabi. Alam ko na parang ingat na ingat siya. Siyempre, hindi ko maiwasan na mapaisip. Ang unang pumasok sa utak ko noon, baka mamaya, pinaghahanap siya ng batas. O baka dati siyang kriminal, partikular, miyembro ng sindikato. Marami kaming pagkakaiba. Ako kasi, lahat ng gusto kong gawin, kayang-kaya ko. Pero si Eli, maraming bawal sa kanya. Bawal siya magsimba. Kasama daw kasi sa tradisyon nila. Hindi ko naman inisip na satanista siya. Pero weirdo, sa pagkain namin, marami din bawal sa kanya. Hindi siya pwedeng kumain ng maalat, ng maasim, lalo na ng kalamansi. Basta marami pa. Dahil sa pagiging maselang niya sa pagkain, iisang karinde lang yung kinakainan niya. At yun na nga, yung karinderya nila Aling Sosing. Nasa Makati yung karinderya na yun. Walang gaanong nakain doon. Hindi ko maintindihan si Eli kung bakit gusto niya doon. Dahil doon siya madalas kumain, napapakain rin ako. Lagi kasi kami magkasama eh. Hating gabi na lagi kami napunta. Sa tiyong pagkatapos ng sugal, diretso kami kain kay Aling Sosing. Masasabi ko na masarap naman ang pagkain doon. Magaling si Aling Sosing, marami siyang alam na putahe. Pero ang ipinagtataka ko, bakit kakunti lang kumakain? Ang nakikita ko lang na dahilan, ay gabi na siya nagbubukas. Isa pa, si Eskinito yung pwesto. Kaya bibihira lang talaga yung nakakaalam ng karinderyang yun. Sa ilang ulit kong sumama kay Eli, normal na sa akin ang lahat. Kahit na medyo nakakailang yung karinderya, wala na akong pakailam. Malaki ang tiwala ko kay Eli. Kaya kapag dinadala niya ako doon, pakiramdam ko, ligtas ako. Isang gabing maulan, pumunta kami sa karinderya ni Aling Sosing. Nagkataon na panalo kami sa sugal. Kaya ang dami namin pera noon. Naligo na nga rin kami sa ulan eh. Wala kasi kaming bayong. Nasa Eskinito pa lang kami. Malayo pa kami kay Aling Sosing. Bigla ay may humarang sa aming lalaki. Hindi pa siya nakakalapit. Alam na namin kung ano yun. Naglabas siya ng kutsilyo. Sa likuran namin, may dalaw pang lalaki. Nang tutukan nila kami, nagulat kaming lahat. Nang biglang may humila sa lalaki. Base sa pagkakahila sa kanya, parang malakas siyang gumawa. Dinala niya yung lalaki sa dilim. Habang kami na Eli, nasa gilid lang, naririnig namin sa dilim yung lalaking nasigaw. Para siyang sinasaktan. Yung dalawang lalaki naman, tumakbo palayo. Hindi namin alam kung ano yung nasa dilim. Kaya tumakbo na lang din kami palayo. Pagdating namin sa karinderya, wala pa doon si Aling Sosing. Pero umupo na rin kami. Nagkunwari kaming walang nangyari. Nakailang tawag kami kay Aling Sosing. Saka lang niya kami hinarap. Umorder na lang kaagad kami na makakain. Pareho kaming kabado ni Eli. Habang kumakain kami, may napansin akong talsik ng dugo kay Aling Sosing. Nang makalata si Aling Sosing, ngumiti siya sa akin. Sabi pasok sa loob at nagbalik ng damit. Ayoko mag-isip ng kung ano nun. Pero bigla na lang pumasok sa utak ko na paano kung si Aling Sosing yung pumatay sa holdtapper. Pero noong oras na yun, natatawa na lang ako. May edad na kasi si Aling Sosing eh. Kaya pinagpalagay ko na malabong siya yun. Kinaumagahan, dumating kami sa karinderya ni Aling Sosing. Magbabaon kasi kami ng pagkain eh. Napalitaan namin na mayroong bangkay ng lalaking nakita sa may Eskinita. Pareho naming alam ni Eli na yun yung holdtapper.
pero ang nagpatayo ng balahibo ko kung paano pinatay yung lalaking holdaper. Sabi sa usap-usapan, sinumot daw yung laman loob ng lalaki. Talagang walang tinira. Marami nagsasabi na hindi tao ang gumawa noon. May nagsasabi rin na inasong daw. Pero hindi ko magawang paniwalaan yun. Kasi nga, hindi naman buntis yung lalaki. At isa pa, nasa Manila kami. Ang iniisip ko kasi, wala namang aswang si siyudad. Dahil sa nangyari, ilang araw na muna kaming hindi nakita ni Eli. Nagpalamig kami. Sa ilang araw na yon, may mga nagbago sa sarili ko. Madalas na akong maglaway. Kapag nga nagigising ako sa umaga, basang-basa yung unan ko. Para akong aso naglalaway. Pakiramdam ko rin, palagi ako nagugutom. Palagi ako naghahanap ng karne. Unang pumasok sa utak ko, yung karinderya ni Aling Sosing. Hindi ko sinabi kay Eli yung nangyayari sa akin. Basta sa aming dalawa, mas ako na yung nag-aaya na kumain. Ako pa yung may gusto sa karinderya ni Aling Sosing. Isa pa sa weirdong pakiramdam ko. Kahit na malamig naman, pinagpapawisan pa rin ako ng malamig. Kahit na kumakain ako, parang hindi ako nabubusog. Pinipigilan ko na nga lang yung sarili ko noon. Kasi akala ko tataba ako eh. Nagpatuloy yung ganong karamdaman ko. Dumating na sa puntong tumikim ako ng karne. Hindi ko niluto. Karneng hilaw siya. Pero nasuka-suka lang ako. Akala ko noon, nababalo na ako. Kung ano-anong imposible yung mga naisip ko. At isa na nga doon, ay going sog si Eli. Sa ulam. Wala akong ideya kung bakit ko naisip yun. Hindi naman ako nalilipasan ng gutom. Hindi rin naman ako nagdodroga. Wala nga na makaramdam ako ng ganon. Maaga na rin ako natutulog. Makalipas ang isang linggo, nagkita na ulit kami ni Eli. Siyempre, inaya ko na naman siyang kumain. Pagdating namin kay Aling Sosing, may inihain siya agad sa akin. Yung putahe na kahit hindi ko orderin, binibigyan niya pa rin. Yung sisig na maanghang. Pero sa tuwing kakain ako noon, mas lalo lang ako nagugutom. Kaya ang nangyayari, kumakain ako ng marami. Napapansin ko nga si Eli at Aling Sosing. Pinapanood lang nila akong kumakain. Napapangiti si Aling Sosing. Si Eli naman, parang nag-aalala sa akin. Isang gabi na laman, inabutan na naman kami ng malakas na ulan. Nag-alala sa amin si Aling Sosing. Hindi niya kami pinauwi kasi baka may humarang na naman daw sa amin. Nagtaka na ako noon kasi wala naman kaming sinabi sa kanya. Pero alam niya yung tungkol sa pag-hold up sa amin. Nagsawalang kibo na lang ako. Basta pinapasok na kami ni Aling Sosing sa karinderya. May mahabang katre doon. Walang ibang tao sa karinderya. Hinagtanong na ako kay Aling Sosing. Pero umiwas siya sa mga tanong ko. Sinabi niya lang na magpahinga na raw kami. Noong una, talagang natutuwa ako kasi parang nanay na namin si Aling Sosing. Pero habang tumatagal, napapaisip ako kung sino nga ba talaga siya. Lalo pa na parang dahil sa sisig kung bakit ako nagbabago. Noong gabing nakitulog kami sa karinderya, nagtaka ako kasi wala na si Eli. Pagbangon ko, alas 3 pa lang na madaling araw. Ako na lang yung mag-isa. Maulan-ulan pa noon. Hanapin ko sana si Eli. Pero narinig ko na lang yung boses niya. Nag-uusap sila ni Aling Sosing. Base sa pag-usap nila, gusto na akong pauwi ni Eli. Pero ayaw ni Aling Sosing. Parang nagtatalo sila noon. Nang maramdaman kong palapit na si Eli, nagkunwari na lang akong tulog. Kinabukasan, nakauwi din naman ako. Pero pag uwi ko sa amin, nagsimula na naman akong maging abnormal. Nagkulong ako sa kwarto. Yung tingin ko kasi sa nanay ko, malaking pagkain. Parang gusto kong sakmalin yung nanay ko. Hindi ko alam kung bakit. Nanginginig ako sa lamig. Kahit yung panahon noon, gumanda na. Wala nang ulan. Pero para sa akin, sobrang lamig ng paligid. Ang dami ko rin naririnig. Ultimo tunog ng kusina, naririnig ko na rin. Nalaman ng magulang ko yung mga nangyari sa akin.
Inakala nga nila nagdodroga ako. Kasi nga madalas ako sa sugalan. Baka araw nagbibisyo na ako. Ang ginawa nila, nagplano silang ipacheck up ako. May balak silang irihab ako kapag nalaman nilang nagdodroga ako. Kaya kinagabihan, nagpunta ulit ako kina Aling Sosing. Pero sa pagkakataon na yon, wala si Eli. Ako lang yung mag-isa. Kumain ako ng sisig para akong asong gutom. Napakadami kong kinain. Kung hindi pa mauubusan, hindi ako titigil. Yung tingin ko na kay Aling Sosing, kakaiba na. Nanginginig yung kamay ko. Bago pa ako makagawa ng kung ano, umalis rin ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Pero yung utak ko, may masamang gustong gawin. Habang naglalakad ako sa may eskinita, nakasalubong ko sa Eli. Kung anong tingin ko kay Aling Sosing, ganun din yung tingin ko sa kanya. Pero sa pagkakataon na yun, nagawa ko magpigil. Inamin ko na sa kanya yung nararamdaman ko. Yun nga, na para ako nababaliw, naglalaway, at takam na takam sa karne. Nag-alala siya sa akin noon, kaya dinala niya ako sa inuupahan niya. Tinali niya ako sa haligin ng bahay. Hindi ko alam kung bakit siya stress na stress noon. Hindi ko alam kung bakit siya yung problemado. Ilang araw akong kinulong ni Ellie sa kwarto niya. Ang kinakain ko lang noon ay gulay. Ayaw niya akong pakawalan. Ang sabi niya lang sa akin, bago pa raw ako makagawa ng hindi maganda, ikukulong niya muna ako. Ayaw naman niyang sabihin sa akin kung ano yung nangyayari. Wala rin isa ko sa katinoan noon. Ang tumatakbo lang sa utak ko, yung karinderya ni Aling Sosing. Kasama na doon, yung napakasarap ng luto. Nangayayat ako ng Sir Paul. Hindi tinatanggap ng sikmura ko yung gulay. Karne ang hinahanap ng katawan ko. Sa ilang araw na paalis-alis sa Eli, sinabi niya sa akin na nagawa siya ng paraan. Inalam niya kung paano ako maipapalik sa dati. Nang gabing binalikan niya ako sa kwarto niya, meron siyang pinainom sa akin. Akala ko noong una, tubig yun. Pero nang nasa lalamunan ko na, para akong uminom ng asido. Napakainit sa lalamunan, gumuguhit, at kapag nasa tiyan niya, parang kumukulo. Sa sobrang init, para akong mamamatay. Akala ko nga nun, nilasan ako ni Eli. Bago ako mawala ng malay, nakita ko pa si Eli na merong hawak ng mga dahon. Hindi ko alam kung ano yun. Basta habang wala akong malay, naririnig ko yung boses niya. May mga sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Sobrang sakit din ang katawan ko, lalong-lalo ng ulo ko. Nang magkamalay na ako, nalaman ko kay Eli na 5 araw pala akong tulog. Sobrang hinang-hina ako. Pero sa pagkakataon na yun, gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na ako naglalaway. Wala na rin yung wildong nasa utak ko. Nang bigyan ako ni Eli ng adobong kangkong, kinain ko agad. Naubos ko yung 1 mangkok. Pet na pet ako. At nung araw din na yun, inamin na ni Eli ang totoo. Ang katotohanan na hindi ko matanggap nung una. Sinabi niya na ang nanay niya raw ang gumawa sa akin noon. Direkto niyang inamin na nanay niya si Aling Sosing. Hindi niya sinabi kung bakit hindi niya inamin sa akin nung una. Yung kinakain ko raw na sisig sa karinderya, pagkain doon ng aswang yun. Halos may matay ako ulit sa sinabi niya. Kaya pala parang utak aswang na rin ako noon. Kung sino raw kasi makakakain noon, magiging aswang na rin. At ang tawag daw doon ay Yanggaw. Hindi ko pa naiintindihan lahat noon. Naguguluhan ako. Hindi ko kasi inakala na totoo pala yung mga aswang. At para nga raw maniwala ako na may kakaiba sa sisig, may dala siyang 1 plastic ng sisig. Inubutan niya ako ng kalamansi. Inutusan niya akong patakan ng sisig. Sinunod ko naman. Pagpatak ko, nagbago ka agad yung amoy ng sisig. Ang baho. Tapos maya-maya pa, parang magic. Yung sisig kasi, nagkaroon ng mga kuko. Tapos, nagkaroon din ng mga maliliit na daliri na parang sa mga bata. Nagulat ako noon
Nanginig ako sa takot. Pero humingi siya ng sorry sa akin. Si Aling Sosing lang daw talaga ang gumawa nun. Totoo raw na kaibigan ko siya. Nagsunduro sila ng nanay niya. Hindi raw nila ako bibiktimahin. Ang problema, hindi raw pala tumupad sa usapan yung nanay niya. Sa madaling sabi, gusto rin ako maging asong ni Aling Sosing. Kasi nga, asong daw sila mag-ina. Sa mga nalaman ko, naiyak na lang ako. Pero kahit pa paano, nagpapasalamat pa rin ako kay Eli. Kasi hindi siya tulad ng nanay niya. Tinama niya ang kasalanan ng nanay niya. Pero kahit na ganun, yun na rin yung huli namin pagkikita. Tinapos na rin namin yung pagkakaibigan namin. Kasi ayaw niya mabiktima ako ulit. Hindi ko makakalimutan ang experience na yun. Na minsan, naranasan ko rin maging aswang. Nalaman ko kung ano yung takbo ng utak nila. Nakakatakot. Ayoko na mangyari yun. Kasi wala ka talagang kontrol sa katawan mo. Alam mo lang yung ginagawa mo. Pero may bumubulong sa'yo na gawin yung mga hindi dapat gawin. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Mag-iingat tayo palagi. At tandaan na huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi mo pa nakikilala.